Hello po sa inyong lahat, Mama Lynn here. Nandito po ako ngayon sa vegetable garden. I-check ko lang po yung mga halaman kung may mga nasira para palitan ko. May mga tumubo na rin na yung mga tinanim ni Klaus na parang vitamins para sa lupa. Marami na rin. Bali, ito yung part na wala kaming ibang tinanim kundi vitamins siya. Meron na rin mga patatas na lumabas. Ayan. Pero konti pa lang. Ilang rows din yung tinanim namin na patatas. Ang talagang tumubo ng maganda is tong sibuyas. Pero tinanim namin 2 weeks before naming itanim yung iba. May mga natanggal gaya nung lettuce, pero hindi ko napapalitan kasi masyadong marami saka madali siyang masira. Hindi rin siya pwedeng i-preserve. Ito naman yung sa root pit. Okay naman lahat. Eggplant, okay din lahat. Sa seeds ng spinach, green peas, sitaw is wala pa. Hintayin na lang natin. Tapos sa okra, okay naman. Yan. Iba okay din, yung kale okay din, turnips okay din, tapos yung galing sa Pilipinas na sitaw, may tatlong parang pinapak yata, hindi ko lang alam. Ganyan naman ang itsura, pero may isa pa siyang leaf kaya papabayaan ko muna. Hintayin ko na lang kung anong mangyayari, or after a week pag hindi siya lumaki is papalitan ko. Ganyan pa muna ang itsura ng garden, pero for sure after 2 weeks marami nang tutubo. Kailangan ko nang bumalik sa bahay kasi magluluto na ako ng lunch. Usually may 2 hours pa ako before lunchtime. Kaya lang yung lulutuin kong kale is medyo matagal. Kasi mas masarap siya pag medyo matagal na siyang naluto. Dahil sa ilalagay kong smoked meat. Para yung lasa, lalabas siya. Tapos mas malasa yung pagkain. Nandito ako ngayon sa forest. Ganyan ang itsura. Nagka-leaves na siya. Or nagka-leaves na yung mga puno. Tapos dito naman sa kabila, puno na rin. Ayan. Kaya lang sana hindi lumala yung allergy ko. At saka hindi rin masyadong malala yung kay Kyla. Dahil nangangati yung mga mata namin. Tapos parang sinisipon. Saka mabigat sa ulo. Pero hindi kami nagtitake ng medicine. Ayaw namin. Usually, puro herbal lang ang medicine namin dito. Kaya, okay naman kami. Sa ngayon, hindi naman masyadong malala. Ito ngayon ang itsura ng forest namin. Minsan may mga fox or
deer na mga nagtatago dito. Kasi inalis na namin yung bakod. Yan. Kaya yung witch house or playhouse ng mga bata, kahit nasa dike ka, hindi mo na siya makikita. Bali, nakatago na siya. Makikita lang siya pag nag-fall ulit, kasi maaalis ulit yung mga leaves ng mga puno. Bisitahin ko muna yung beach house. Bali, hindi pa siya totally tapos kasi pipinturahan pa siya sa labas. Tapos yung sa interior, maghahanap pa kami ng cabinet, ng kama para sa mga bata. Excited na rin sila na mag-summer kasi gusto nila dyan daw matulog. Tignan lang natin kung hindi sila matatakot. So, malapit na tayo. Eto, may binili rin kami na bird house. Yan. Ayan na siya. Nilagyan na rin namin ng halaman. Kaya lang masyadong mahangin, kaya natutumba. So, guys, luto muna ako, kaya pasok na ako. Nandito na po kami sa kitchen ni Laila. Tutulungan na naman ako sa pagluluto. Siya daw ang gagawa nito, okay? Let's see, Ryan. What's your name, baby? Matatagalan na naman ako sa pagluluto. Ay, naku po. Kumuha na rin ako ng sibuyas. Paubos na rin yung stock namin sa taas. Harvest namin to last year. Marami na naman kaming tinanim this year kasi mahilig kami sa sibuyas. Bali, itong kale, iboboil ko muna siya ng around 3 to 5 minutes. And then, magigisa ako ng sibuyas, ng smoked meat. And then, magluluto na kami ng lunch namin. Tapos, magbuboil din ako ng patatas. Nagpapakulo na po kami ng tubig para i-blanch yung kale. Andito na rin yung ibang recado. Yung smoked meat, saka smoked sausage. Hihiwa-hiwain ko lang yung smoked meat ng medyo maliliit. Tapos, itong sausage, tutusok-tusukin ko lang para medyo lumabas yung lasa. Ganun yung style ko. Tapos, yung sibuyas, slice ko lang siya ng maliliit. Saka ko ipiprito sa konting oil. Ilalagay ko na yung kale sa boiling water and then maghihintay kami ng 3 to 5 minutes. Ay! Yung pinaggagawa ng anak kong Maldita. Maldita ba ang baby? Hindi naman, no? Guys, mga question? Question? Pinipis-pis muna namin para maalis yung tubig. So it's 5 big hungry Saurian. Gustong-gusto ko yung ginagawa niya. So I didn't find the old man, guys. But I found another old man. Talagang tumutulong siya sa ibang tao. Kaya ako, sana nga in the future makatulong din ako ng ibang tao. So I'm
hindi dito sa Germany, pero ang gusto ko talaga sa kababayan ko sa dyan sa Pilipinas, kahit konting bagay lang, mga sapatos ng mga anak ko o mga damit na pwede kong ipamigay. So, ay, gusto yung siyang maglagay, mainit yung tubig, sumukulo. So, super! Yan. Yeah! Tapusin ko lang yung ginagawa kong sibuyas, yung paggawa ko ng dice. Eto, meron na rin akong konting nagawa, pero kailangan ko pa ng medyo marami. Iyo, baby. Yung kiklelos. Mas mga es maumururin. Haluin ko muna. Saka ko i-on yung timer. Ay, high motion. Then, high. Kaya ako natatagalan dito kasi kailangan kong bantayan si Laila. Pero paano? Saan lagay yung bote mo? Okay. Yan. Yan. Pumasok si Klaus dito. Yan, kumakain na sila ng sausage. Usually yung sausage is smoked. Pwede na siyang kainin. Pati si Laila, ayan. Pinapapak na. Sarap, baby? Mama Nuno. Mama Martinish. Ako, kinakain ko yung kale. Kale na ganito with rice, yung mga bata at saka si Klaus with cooked potato. Yung bali piniprito ko na yung sibuyas. Tapos ko na rin yung smoked meat. Ay. Ayan. Pinuno kasi yung bungangang baby. Ay. Bale, parang piniprito ko yung smoked meat. Yan. Tapos na rin yung sibuyas. Ilalagay ko na lang siya. Tapos after ng sibuyas is lalagyan ko siya ng seasoning. Eto. Eto ang lagi kong ginagamit. Pagkatapos ng seasoning is lalagay ko na yung kale. Pero yung kale, hiwain ko muna siya. Bali, pipigain ko ulit siya. Tapos hiniwanan ko siya ng maliliit. Bali, konti na lang yung naiwang smoked meat. Kaya lang okay lang siya kasi medyo pang palasa lang naman. At saka marami pa naman yung sausage dito. Kaya, mainit yan, baby. Hais. Ayun na naman si Laila. Gustong buksan yung ref. Hugas, kaya lang hindi ako tinatantana ni Laila. Gusto na kaya kaplagi. Kaya laro muna kami habang naghihintay na kumulo yung pagkain namin. Kasi after mga 15 minutes ilalagay na namin yung sausage. Pimamit na yung augen. Ang taray na niya, alam na niya maglaro ng kanyang mga mata. So, side knock man. Tayo mo. Uha. Gumabuse. Oh. Taray-taray na. Ay. Timpak. Ay, naku. Si Colette. Gusto ko sanang palabasin. Kasi yung dalawang ate niya nasa labas. Kaya lang, bibihisan ko muna siya. Dahil medyo maginaw ngayon. Mahangin. Na, Laila, eh gustong-gusto niyang isuot ito. Usually, lalabhan ko na. Saka, aayusin ko kasi may sira. Hindi naman sira, pero kulang ng isang parang clip niya. Ayaw naman na niyang tanggalin.
sayaw daw kami. Sayaw. 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 Susie Mouse. Ay, naku po. Ayan, malapit na matapos yung lunch namin. Tapos na rin yung patatas. Bali, yung patatas na niluto ko para lang sa mga bata. Kay Klaus ay itong kale lang, tsaka yung sausage, tsaka yung smoked meat. Hindi siya magpapatatas kasi diet. Ako naman, rice. Si panganay, ewan ko kung anong ginagawa sa ref. Tapos, itong dalawang girls ko naman, pinalitan ko ng damit. Myla, Duwartes Mal, Kaigmal na yung damit. Yan. Yan sila. Nagmo-model-model dito. Saka medyo maginaw kasi, kaya pinalitan ko. Ay, cute-cute naman ang baby ko. Ay, cute-cute. Proud na proud siya. Gusto sana niyang lumabas. Kaya lang sabi ko, kailangan mo ng jacket. Saka pumasok na yung dalawang ate niya. Kaya after lunch, labas muna kami sandali. And then, saka ako siya papatulugin. Yan. Time na naman para gawan si Bimbo ng gatas niya. Nasa labas siya ngayon. Kasi dapat matutunan din niyang kumain ng grass. Hindi naman pwedeng puro na lang gatas ang iinumin niya. Saka lumalaki na rin siya. Kaya titignan namin kung kailan siya pwedeng sa labas na lang matulog. At hindi na kailangan padedehin. Bali, ang iniinom niya every 5 hours is 80 grams na milk. Nagko-complain na siya sa labas. Naririnig ko na. Tapos, paubos na rin to, kaya lang may stock kami nasa bathroom. Pupunuin na lang ni Kyla mamaya. Pali, magbo-boil muna ako ng water. Dapat yung water is 40. Yeah, baby! Yeah, giggling. Look, ikom, yeah? Dapat yung temperature ng tubig is between 40 and 60 degrees. Tapos, pag natemplahan na, yung pag-iinumin na niya, dapat is mga around 38 degrees to 40 degrees. Oh, buksan ko muna to kasi hindi ko na makuha. First time kong magtimpla ng gatas kasi yung mga anak ko puro breastfeed lahat sila, kaya never ako magtimpla ng gatas. Naririnig yung music is yung piano organ na nabenta namin. Nilalaro pa ng mga bata, pero hindi naman siya madaling masira. Kaya, okay na rin. Para busy-busy naman sila dito sa loob ng bahay. Buti na lang itong machine na to, hindi na kailangan i-estimate yung temperature kasi meron kang pipindutin dito para maging 40 or 60, 80 or 100 degrees. Ayan, nag-off na siya, na lang siya automatic. I-ready ko muna yung table habang busy yung tatlong naglararo kaysa naman istorbohin pa nila ako dito. Sana wag mag-away-away. Medyo may pagkamaldita na rin minsan yung mga tatlong yan. Pero mababait, good girls pa naman.
Okay na yung temperature ng milk ni Bimbo. Yung three girls namin nasa table na, kaya lang lalabas muna si Kyla. Papadedeng muna si Bimbo sa kanya, tatawagin si papa nila. Then pwede na kaming kumain. Gutom na rin ako. Pero usually ang kale na itong niluluto ko, mas masarap siya after one day. So, motion. Kyla? Dapat mag-jacket muna siya. Ito. Na? Siya ang parang mama ni Bimbo. So, mag-jacket muna siya. Kasi mag-inaw sa labas. Jacket and seat. Ito na yung dalawa. So, lumabas sandali si Kyla. Mabilis din naman ubusin ni Bimbo yon. Sa kanya tatawagin si papa nila. Ihahanda ko na yung rice. Tapos yung potatoes. Tapos yung kale. Hindi ko alam. Kasi ang tawag dito is grunkol eintop. Yun. Palagi kong dinadamihan ng sabaw kasi mahilig ako sa sabaw. O, saan kayo pupunta? Ito na po yung result ng kale eintopf or grunkol eintopf. Specialty po ito ng North Germany. Tapos, tinanong ko yung mga bata kung gusto nila ng patatas. Rice na lang daw. Ayan na si Bunso. Naghugas lang pala ng kamay. Gutom na. Ayan. Plus baby. Sandali lang. It's heist. Ayan. Di na makapaghintay. Naghuhugas lahat sila ng kamay. Heist motion. Careful. Kain muna tayo. Nauna na po yung dalawang kumain. Guten appetit. So, ikan siya ma-esen. may ritual kami usually before kami kumain. Kaya lang, lumabas si Kyla. Sabi kasi ng papa nila, may nakita si Kyla na duckling na nag-iisa sa pond. Hinahanap yata yung mama niya. Gustong tulungan ni Kyla. Si Klaus naman nasa hall. Hindi ko pa alam kung anong ginagawa, pero sabi nila pupunta na sila dito. Kain na rin ako kasi gutom na ako. Tapos na kami mag-lunch. Nagsilabasa na silang lahat ulit. Maghuhugas lang ako. Tapos, dadalhin ko yung mga regalo para kay Myla sa caravan. Doon ko babalutin. Siguro try kong balutin bukas or kung may time ako mamaya, babalutin ko siya. And then, mamayang mga 4 p.m. pupunta ulit ako ng sauna mag-isa. Babantayan muna ni Klaus yung mga bata. Kaya hugas muna ako. Tapos na naman ang sauna round ko. Magre-relax na lang ako sandali dito. Pagkatapos ko magtampisaw sa tubig, may nakita ako na ibon sa nest. Tingnan ko lang kung kaya ko siyang i-video na hindi siya lilipad. Kaya tahimik muna ako. Totoo po yan. Asan na siya? Hindi siya gumagalaw. Pero totoong ibon yan.
hindi ko na lang iistorbohin, baka kasi umalis. Kaya ako na lang aalis. Kinuha po ito ni Kyla sa underground. Isang bit. Ipapakain po namin sa aming mga tupa. Babalatan ko lang sa paghiwain ko ng medyo maliliit. May insekto pa dito. Yung underground na mga insect. Malaki po siya. As in malaki. Sobra. Yan. Hiwain ko lang sandali para makita nyo sa loob. Hindi naman siya yung matigas. So, ganyan pong itsura. Yan. Medyo kinagat-kagat ng mga insekto. Pero pwede ko siyang tanggalin yung mga may kagat. Saka babalatan. Si Kyla daw po ang pupunta sa mga tupa para magpakain. Tapos asikasuhin ko na yung baon nila para bukas. 10:05 na dito ng gabi. Kadarating lang ni Klaus. Galing sa trabaho. Ah, thank God. Okay naman yung pag-drive niya kasi masakit yung likod niya. Naging okay na rin daw. So, magdi-dinner muna siya kahit konti lang. Walang colon hydrate. Tapos, yan, madilim na dito. Tapos, matutulog na rin kami. Kasi ako maghahatid sa mga bata mamayang, ako maghahatid sa mga bata bukas, mamayang gabi. Pagod kasi ako. Puyat, saka pagod. Kaya, thank you po for watching. Please don't forget to subscribe. Stay home, stay safe. Yeah, yung mga bata, kailangan nilang pumasok kaya hindi pwedeng stay home. Pero, nakamask sila, may disinfectant, may rules na yung social distancing, saka kailangan nilang nakamask, saka maghugas ng kamay palagi. So, again, thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Bye! Ingat po kayo lagi!